Hello mga kapenyo, kamusta kayo? Good afternoon, good evening, or good morning kung nasaan man kayong sulok ng mundo. Alam kong na-miss nyo yung reaction video namin ng aking kapatid. Yan nga pala, si Maymay Chen, aka Kapati. Yan, sa lahat ng mga vlogs ko, no? Dito mga kapenyo, re-reaction video namin. Nakita nyo naman siguro sa title. Itong nangyaring insidente dito tol, nung April 2. Dito sa Taiwan, talagang malupit to kasi maraming namatay na tao. Maraming namatay, maraming na nasugatan. Maraming na trap. Yes, ilan bang taong namatay tol? Nasa 50 ka tao na. Grabe to mga kapengyo kasi alam nyo parang may balibalita pa nga tol na may parang Pilipino daw ata na namatay. Sure. Pero hindi po kami sigurado, no? Mga balita lang naman 'yon, parang miss dito sa Taiwan, no? Kung sino may nakakaalam, pwede nyo i-comment dito, bigyan nyo kung share sa amin. Oo, i-share nyo information sa amin para at least maiano natin, no? Talagang nakakagimbal tong pangyayaring to, tol. Kasi hindi natin ina-expect na ganito, eh. Bihira lang nagkakaroon ng trahedya rito sa Taiwan, katulad ng mga ganyang mga train na mababangga, kundi dahil sa may isang reason kaya mababangga yung isang train. Oh, so wag muna natin patagalin. Panoorin na muna natin itong video na to. Credit nga pala sa Taiwan News. Doon namin to nakuha ng aking kapatid. Pero syempre, maingat na tayo sa mga pagkuha ng video. Sinisigurado natin na hindi tayo sasabit kay YouTube, syempre. So, ito, panoorin natin ng sabay-sabay mga kapengyo at simulan na natin tong pagre-react natin. At kung ano man yung ma-react namin ng kapatid ko, kung maliman o tama, tao lang po kami, nagkakamali. So, pagpasensyahan nyo na, I hope maintindihan nyo. Pwede nyo rin kami i-correct para sa comment. Kung may malima kami masabi. So, tara, panoorin natin. In footage from January, the Taroko Express number 408 leaves Huron Tunnel traveling at over 120 kilometers an hour, heading for the Tsingshui Tunnel. It's a clear stretch of less than 300 meters, and it's precisely here that one of Taiwan's worst train disasters occurred on Friday. The distance between the tunnel and the truck was 250 meters. Taroko trains normally cover that in less than 7 seconds. Taiwan Transportation Safety Board chairperson Yang Hongzhi says there simply wasn't enough time to stop the train. So bali, meron palang truck tol na... May truck na nalaglag. Parang nalihis yata or nawalan ng balance yung truck. Oo. Tsaka ano tol eh, 250 meters pa nung... Hindi nakakayanin. Kasi yung Taroko na yan, isa sa pinakamabilis dito sa Taiwan yan. Pero iba pa yung high-speed train. Iba pa yung... Tama. Kasi dalawang level ng train dito eh. May high-speed train, meron isang train na normal. Pero sa normal, siya yung pinakamabilis. Yung Taroko at Puyuma. Eh, parang anuhin natin, kumbaga parang small, medium, large. May pinaka XL pa. So etong bali yung apat na to, ito yung small, medium, yung large, yung nabangga. So yung XL may pinakamabilis pa. Yung high speed train. Kung yung XL pala ang umano diyan. Well, siguro durog, baka durog yung tunnel na yan. Baka mas marami pa, baka more than 50 pa mamatay diyan kasi sa sobrang ang bilis kasi ng train dito is talagang parang sa aeroplano eh. Kasi ako kasi nung nagbabiyaya ko puntang Taipei, yan ang mga sinasakyan ko kaya alam ko kung gano'ng kabilis yan. As in, for example, mga normal train lang, 1 hour and 1 half, magiging 45 minutes lang ang biyahe mo kung yan ang sasakyan mo. Oo. Kaya sobrang nakakatakot din siya. Yun kasi yung nangyayaring to mga kapengyo, no? Parang aksidente lang kasi. Aksidente rin, wala namang may gusto niyan. Kaso lang, sa sobrang bilis ng Taroko, hindi kayang ipreno agad-agad. Dahil na-late na kasi nang galing sila sa isang tunnel eh. Kaya epakurba taba yung daanan, kaya hindi agad nakita ng driver yung operator. Sige, panoorin natin ulit, no? Tingnan natin kung paano bumagsak yung truck talaga. After analyzing the train's CCTV footage, he says the driver reacted within 4 seconds, but by then the train had traveled nearly half the distance. Yang says no matter what the driver did, he couldn't have stopped the train from hitting the truck. Yang says the accident was made worse by the fact that the train then entered a second tunnel. He says that's why the left side of the train was so severely mangled. The Taiwan Transportation Safety Board is reviewing footage from the train's cameras and conducting 3D scans of the area in the hope of shedding more light on the cause of the accident. And we can see a construction site above and to the right of the track.
Now, the truck was in this construction site before it slid down onto the tracks. The Transportation Safety Board then says that the truck attempted to make a tight corner turn down the access ramp in the last minutes before the crash. It started around here, made it to here, and ended up here. And you can see very clearly where the truck slid down the embankment. Now, the Safety Board says that the truck slid down just over 1 minute before the collision with the Taroko Express. Grabe. Train, no? Tsaka, tol, makikita nyo naman, mga kapengyo. Mm-hmm. Ayun, no, kita mo yung mga ano ng puno. Mm-hmm. Talagang dinaanan niya. Ibig sabihin, umawi lahat ng ano. Malamang sa malamang, parang nag-U-turn siya. Pag U-turn niya, kumat siya. Dumulas maliit siya. Maliit kasi yung daanan. Maliit kasi masyado yung space. Yun kasi parang construction site yan eh. Yung U-turn, papaliko siya ng pakanan o kaliwa. Pakaliwa. O pakaliwa. Eh siguro hindi niya nakita na sa kinulang na yung gulong niya sa pinaka main road. Oo, nadulas. Ayun, nadulas yung sa kasi more on daanan dito sa Taiwan is ganyan. Tsaka ayon dun sa balita, sinabi nga na parang 1 minute na lang dadating kaya, na yung train. Parang hindi na nila ma na-late na yung kumaga ang driver ng truck, na-late na siyang tawagan yung o ipahinto yung train kasi wala na, late na eh. Tsaka ano tol eh, palapit na yung kumbaga, train. Kumbaga yung mga tao dito, alam na nila na bumagsak yung truck. Bumagsak pero yung truck. Pero yung train, hindi nila alam. Alam. Ang problema kasi, yung train, wala rin silang contact na may bumagsak na truck na hindi kayo pwede ano. Gusto man daw nilang tawagan yung train kaso late na kasi 4 minutes na lang, andyan na ang train. Kaya wala na. Hindi na nila na na-contact pa yung na-survive. Train. Oo. Kasi kung pinilit pa nila, sila mamamatay ng ano talaga doon. Kaya tingnan mo yung driver ng truck, buhay. Buhay kasi siya. Kasi nakababa siya. Oo. Try man nilang tawagan yung train, wala na, late na kasi sobrang bilis po talaga ng train na yan. Oo, bilis yung train na yan dito, mga kapengyo. Kaya doon sa mga, doon lang sa mga ano tol, mga nanonood sa atin na nasa Saudi o Korea o saan mang bansa na mga kababayan natin Pilipino, pati na rin siyempre sa Pilipinas, eh ingat-ingat po tayo yung mga ganitong aksidente, hindi rin man natin sinasadya rin talaga yan eh. For example, sa Pilipinas, walang ganyang kabilis ng train. Kaya hindi nila na-experience kung gaano kabilis yan. Sa, ang Pilipinas, ang train lang doon is mabagal lang naman. Eh dito, pag napunta kayo dito, or sino may mga taga Japan or sa ang bansa na may ganyan, alam nila kung gaano kabilis yung train na yan. Okay, tara, panoorin natin ulit. Close to the tracks, then you may need to install preventative barriers along the ramp. So even if the equipment or truck will slip, it will not slip down the ramp. For us, it is just a failure of setting up all these multiple layers of defense to prevent the accidents from happening. It's modernized safety management systems from the construction of the rails, from buying trains, from maintenance and operation, and so on. So it needs to reorganize its structure and set up a dedicated safety management department and maybe adapt modern safety standards and try to modify its current regulation systems and operating systems. I think currently this is the most important issues that they need to look at and they can do it right away. Oo, okay. Ito talaga ang pinaka-importanting nila kasi talagang ang daming namatay si Kwenta. Kahit pa sabihin natin si Kwenta, may mga pamilya yan. Oo. Kaya dito naman sa Taiwan, safety naman dito. Kaso lang, kung tingnan mo kung di naman dahil sa truck, doon na maaksidente. Oo nga, totoo. Yung truck ang nagkamali, yung tao na... Tsaka bihira dito yung mabalitaan mo talaga bihira. Na ganyan. Kasi dito sa Taiwan, number one dito is safety talaga ng tao. Oo. Kita na lang ninyo yung virus na lang na yung corona. COVID-19. Yung COVID, oo. Tingnan nyo na lang kung gaano kabilis ang Taiwan... Responde. Kasi na-experience nila yung sa SARS kasi dito ngayon galing yun. Kaya maraming mga customer ko, maraming naiinggit sa Taiwan, sa Taiwan na napaka... Kasi nakakalabas na. Pre na kasi parang tayo normal dito. Daw, normal na yung buhay natin. Although normal dito, pero kailangan pa rin namin magmask dito pag papasok ka ng mga convenience store o kung ano man. Kasi magmumulta ka talaga rito. Hindi katulad na Pilipinas. Kalat na nga, ay baliwala rin sa Pilipinas, di ba? Parang, hindi lang naman Pilipinas, meron din ibang bansa na ganun. Pero, mas maganda siguro kung maging safety talaga lang. Pinakamainam sa mga kababayan natin nanonood, no? Ingat tayo, tapos siyempre, kung dumating man yung aksidente ganito, wala naman tayong magagawa. Kasi aksidente yan, ang pinakamainam na lang talaga yung magdasal tayo bago umalis. Tapos,
siyempre, ano natin sa Panginoon na walang mangyaring masama. Mag-insip yung ano ninyo. At saka pangalawa, mag-ingat pa rin. Nandun pa rin yung kailangan na mag-ingat tayo. Lalo-lalo na sa mga kababayan natin na nandito, mga ka-solid kapengyo ko. Talagang nakikita ko yung mga Pilipino OFW rito, talagang lagi nagtitrain yan, tol. Nagta-travel kasi yan. So, ingat-ingat po. Hindi naman natin talaga akalain mangyari yung ganyan. Kahit yung Taiwan mismo na gobyerno, hindi naman nila akalain. Ito, wala naman nasurpresa nga rin sila, lalo na yung presidente natin na nagulat din siya nangyaring yun. Kasi biglang nalaglag. Sino mag-akala na malaglag ang truck doon na babanggay? Aksidente lang talaga yung nangyari. Kaso lang, na-late na talagang tawagan ng driver yung train. Kasi nga, 4 minutes na lang na doon na yung train So, mga kapengyo ha, anihin lang namin ang kapatid ko, buhay po yung truck driver. Kasi bumaba siya, malis siya, maghanap siya ng tulong sana para matanggal sana yung truck. Kaso tol, kahit pa matanggal niya yun, kung napuruhan na yung daanan nung lilipad pa rin yung train Lilihis. Ang problema, dapat sa mga ganyang may emergency ganyan, dapat yan, may alam sila, pwedeng tawagan agad yung ang kagandahan train. Lang nun, sa tunnel sila huminto. Kasi kung walang tunnel yun, malamang lilipad si- talaga yun. Laglag sa bangin. Bangil na yun eh. Tama. Bangil na yung pinakadinadaanan kasi talaga ng mga train dito. Hindi yung basta parang daanan na kalye, katulad sa atin na may kalye, hindi. Yung ganyang mabilisan, puro bangil. Yes. Malapit sa mga bangil talaga dinadaanan yan. Yes. Pero safety naman po. Tama. Dito. So anyway mga kapengyo, dito na namin tatapusin ang aking kapatid, yung aming reaction video. I hope nagustuhan nyo na naman itong panibago naming reaction video. Pasensya na po kung medyo matagal kami hindi nakagawa ng reaction video ng aking kapatid. Dahil sa kadahilanan na naging busy rin po kami sa pagtinda ng aking crispy pata, whole fried chicken, chicharong bulaklak at leg na manok at ganoon na rin sa kapatid ko. Makakanin. So sa mga gusto nga palang umorder, singit lang po namin. Nadya po yung link namin down below. Pwede po kayong mag-order sa aking Facebook page o sa kapatid ko sa kanyang Facebook page. Maraming salamat mga kapenyo. So hanggang dito na lang yung aming reaction video. Antabayanan nila tol yung mga pasunod natin reaction. Antabayanan nyo yan mga kapenyo dahil sunod-sunod na namin gagawin ng aking kapatid yan. Meron sila mga suggestion na pwedeng i-reaction namin. Yes. Pwede kayo mag-suggest yun. Yes, comment lang po ninyo. Comment lang ninyo or i-message nyo po sa Facebook page JB Tan Vlogs kung meron kayong mga gustong i-reaction video namin. Anyway, maraming salamat mga kapenyo. Hanggang dito na lang. Peace out. Bye.